Sino sa tingin niyo yung dapat i-priority? Yung asawa mo o yung magulang? Kung ano yung isinagot mo, yun yung tama para sa'yo. Yung mga sasabihin ko sa inyo, by the way, no, pwedeng tama para sa akin pero hindi tama para sa'yo or vice versa. Kung isipin mo ng mabuti, magulang. Bakit magulang? Kasi kung wala sila, wala tayo. Diba? Sila nagpalaki sa atin, silang naglabas sa atin dito sa mundo in the first place. Ngayon, sabihin naman nung side ng asawa, kami na yung family mo. Pwedeng gamitin din yung sa religion. Di ba? Kung Kristiyano ka, di ba? Nabanggit yan. Na ang dapat ang pinapriority bukod kay God. Asawa. Ang lineup ng priority si God. Number two is asawa. Mga anak. Tapos, lalimutan ko yung last. So, friends, family ba yun? Or relatives? Itama niyo ako kung mali ako. So, kung isipin mo na mabuti, both sides, meron naman silang kani-kanilang argument pagdating dito kung sino yung dapat naunahin. Finally, worthy opponent. So, para sa akin, personally, parehas silang importante. Hindi ko kailangan mamili. Para kasing ganito yan eh. Kung tatanungin ko kayo, alin yung mas importante, kamay o paa? So parang ganun rin yung tanong dito eh. Sinong dapat unahin? Sinong mas importante, magulang o asawa? Parehas. Ngayon, magbibigay na lang ako sa inyo ng mga tips na pwede nyong gawin para hindi magkaroon ng conflict sa ganitong bagay. And talagang medyo ano kasi to, medyo mahirap, especially kapag ka yung parents mo nagde-demand, tapos yung asawa mo nagde-demand, tapos hindi sila magkasundo. Medyo mahirap lang talaga yung sitwasyon na to. So magbibigay ako ng konting tips na baka sakaling makatulong sa inyo. This is very powerful, especially para sa inyong mga single. Ang sakit mo namang magsalita. Or para sa inyong mga nagbabalak palang mag-asawa. Katulad namin, yung fiancé ko, engaged kami. So may plano na kami na magpakasal. Malaking maitutulong nito para sa inyo. And mas maagap, much better. Anong ibig ko sabihin? Yung single ka, and plano mo naman in the future, goal mo is magkaroon ng sariling family, mas malaki maitutulong nito sa'yo. Kasi malayo-layo ka pa. Marami ka pang pwedeng i-adjust. Unlike katulad namin, engaged na kami. So kung anong ugali ng parents ko, anong ugali ng parents ni Grace, ng aking fiancé, is mahirap na kung ano yung pa namin yung engagement namin dahil ayaw namin sa ugali ng parents niya or whatever. So medyo yun, medyo challenging na yun. Kaya sabi ko para kung ikaw single, mas malaki may tutulong nito sa'yo kasi advance ka na mag-isip. Meron ka ng idea para hindi ka na magkamali katulad nung nakararami. Tip number one, bago kayo ikasal, kailangan makapag-set na kayo ng boundaries ng parents at saka yung partners. Hindi pwede porket nagkainlaban lang kayo, kasal na. So dun ako against talaga kasi hindi basta-bastang desisyon yung pagpapakasal. Yung kasabihan nga naming mga millennial at saka ng mga sa matatandang henerasyon na ang pagpapakasal, hindi yan parang mainit na kanin na isusubo mo na pag nainitan ka, iluluwa mo. Hindi ko alam kung sa mga Gen Z, naririnig nyo pa ba yon? Hindi pwedeng ganon. Once na nag-decide kayo magpakasal, nag-I do na kayo dun sa pare, you tied the knot. Diba? Kasal na kayo. You are one. Hindi pwedeng basta-basta, hindi ko pala gusto yung ugali mo sa hiwalay na tayo. Ganun kasi yung nangyayari sa karamihan, diba? Nagkainlaban lang, ang nakita lang is puro magaganda. Siya na nga, siya na sa tingin ko yung tama. Kasi ang nakita mo lang sa kanya lahat ng maganda, sablay. Okay, yan yung isa sa mga napakalaking bagay na natutunan ko sa relationship namin ng aking fiancé. 7 years na kami. Sana all! And na-develop namin yung true love nung nakita namin yung mga bagay na hindi namin gusto sa isa't isa. Kasi merong tatlong stages yan. No? Yung illusion, disillusionment, at saka true love. Walang perfect na relationship. So para sa mga single, huwag kang umasa. Okay? Walang ganun. Emotional, damn it! Yung mga nakikita mo sa telenovela, yung mga nakikita mo sa Instagram na parang ansaya-saya ng couple, hindi mo nakikita yung buong picture. Huwag kang umasa na may ganun. Yung palaging kilig, palaging saya-saya. Di ba palagi tayong in love 24/7? Hindi yun totoo. So itinatama ko na yung mga expectation nyo. Walang ganun. Ang true love, hindi yan based sa feelings. Yan yung isa sa mga natutunan ko. Okay, 50% feelings, kung ano yung nararamdaman mo, and 50% logic, ibig sabihin decision yun. Yung decision na pinili mo pa rin siyang mahalin kahit na nakita mo yung mga bagay na hindi mo gusto sa kanya. And ganun din siya. And at the same time, dapat willing kayong mag-improve at mag-adjust. Hindi ko pwedeng sabihin or hindi pwedeng sabihin ni Grace na ganito na ako eh. Tanggapin mo ako. Take it or leave it. Hindi pwedeng ganon. Umuulan, bumabagyo, umaaraw, umiinit, etc. Ganon talaga. That's the same with life. Hindi naman magiging perfect yung life mo. Kahit gaano ka-positive thinker, kung uulan, uulan. Kahit gaano mo pa ipagdasal na Lord, wag sanang umulan,
walang pakialam ang mundo sa'yo. Uulan yan. No, hindi ka VIP. Okay, sige Carl. Pinagdasal mo naman eh. So sige, hindi ko na pauulanin. Hindi ako VIP. So walang ganon. Napaka-importante sa simula, bago pa lang yung kasal. Hindi pwedeng magkainlaban lang kayo, kasal agad. Kailangan kilalanin niyo yung isa't isa. Kailangan makita niyo yung pangit sa isa't isa. Yung mga bagay na hindi niyo magugustuhan, yung mga bagay na hindi nakaka-inlove. Kailangan niyo makita and then doon kayo magde-decide kung okay lang ba, tanggap ko ba yun, willing ba siya magbago. I recommend, ito, this is not a sponsored video, I recommend Discovery Weekend para doon sa inyong mga couples or magde-decide na magpakasal or engage na and even sa mga married, makakatulong rin ito. Pwede niyong i-search sa Google, Discovery Weekend lang. Kasi ito, nirecommend lang rin sa akin ng aking mentor. And sobrang laki na itulong nito sa amin. Kasi dito niyo malalaman if makakagawa kayo ng compromise. Dito niyo matututunan kung para ba talaga kayo sa isa't isa. Diba? I highly recommend ito. Then, hindi lang yung lalaki. Kasi once na ikakasal tayo, hindi lang naman yung lalaki o yung babae yung pinakakasalan natin. Pati yung family nila. So, yun yung tip number one, ha? Kailangan magkaroon ng boundaries. Boundaries sa'yo at saka sa partners mo. Kasi katulad nitong sa amin, ano yung sinet namin na boundaries sa amin pagdating sa parents ni Grace? Pagdating sa relasyon naming dalawa, ang magde-decide kami, hindi parents. So, yun. Kailangan kausapin nyo. Willing ba yung parents na ganun? And if ever hindi, yun ay medyo mahirap na part. Hahaba tayo ng hahaba. Kaya mag-attend na lang kayo ng Discovery Weekend. Doon na lang kayo pumunta. Doon na lang kayo magtanong about dito. Number two, especially para sa inyong mga single. Para hindi ka mamili, magpayaman ka kasi. Kasi kapag yumayaman ka, pag mayaman ka, marami kang choices. Marami kang options. Yun yung isa sa freedom na binibigay sa'yo ng pagyaman. Okay, so katulad doon sa akin, kaya ako, malakas yung loob ko na magsabing, hindi ko kailangan mamili sa kanilang dalawa kasi sa parents or sa parents ko or parents ni Grace or si Grace, hindi ko kailangan mamili kasi marami akong pera. Hindi to pinamana, hindi to binigay, hindi ako nanalo sa loto, 10 taon ko tong pinaghirapan. Kasi alam ko na to in the first place eh. Nagaling ako sa broken family. At isa sa mga reason kung bakit naging broken family kami kasi dahil sa pera. Problema sa pera. Kaya nag-decide ako ever since bata pa ako na hindi ako tutulad sa mga magulang ko. Kung ano yung mga naging problema nila before, hindi ko gagayain yan. Sabi nga ng mentor ko, hindi man tayo nang galing sa magandang pamilya, tayo na lang yung gumawa ng magandang pamilya. At yung pagpapakasal, yan yung simula. It's either ipagpapatuloy mo yung sumpa o ikaw yung puputol ng sumpa. Sumpa ng mga maling pagpapalaki sa anak, yung ginagawang investment yung anak, yung kahirapan ipapasa mo ulit sa mga anak mo. Ikaw, it's either ipagpapatuloy mo yung sumpa na yun o puputulin mo. And kaya ka nanonood sa video na to ngayon, or kung matagal ka na nakafollow sa akin, or kung matagal ka na sumusubaybay sa akin, or kung Team Genuine student ka, so shout out sa mga Team Genuine student, kaya mo ko pinapanood, is dahil gusto mo na maputol yung sumpa na yun, ina-assume ko lang. Kasi sino ba namang tao na sa matinong pag-iisip ang gusto niyang magpatuloy yung sumpa ng kahirapan sa pamilya niya? Kung ganun yung gusto mo, wala ka sa matinong pag-iisip. Kaya it's either ikaw yung puputol or magpapatuloy ng sumpa. And isa na yan sa mga dapat putuloy na sumpa is yung kahirapan. Kasi kung marami kang pera, meron kang choice. And pagdating dito sa usapan na hindi mo kailangan mamili. Kasi I know, sa mga magulang, if for example, especially kung Team Genuine student ka, or kung nagnenegosyo ka, or kung ginagawa mo kung ano yung hindi typical na ginawa ng magulang mo. For example, ang path na gusto ng magulang mo para sa'yo. Mag-aral ka na mabuti, makapagtapos ka, graduate ka, para magkaroon ka ng magandang trabaho. Ayaw mo, nagnegosyo ka. Ikaw yung umiba. And pinipigilan ka nila. Kasi dapat magtrabaho ka, ito safe, blah, blah, blah. Ito sure ang income, stable, blah, blah, blah. Kaya nila sinasabi yun kasi yun yung buhay na nakagisna nila. Yun yung mundo nila. Hindi nila maintindihan yung mundo ng mga negosyanteng umaasenso o yumayaman kasi hindi naman sila nakarating doon. And sinasabi nila yon out of love. Ayaw kanilang mapahamak. And para sa kanila, delikado yung nagre-risk ka. Delikado yung nagne-negosyo ka. So, yung sinasabi nila is out of love. Kahit na pakiramdam mo, pinipigilan ka nila. That is love. Even sa partner mo, kung asawa mo yung pumipigil sa'yo, sinasabing kalokohan yung ginagawa mo, that is love. Kasi para sa kanila, danger to. Para sa kanila, nagre-risk ka, pwedeng mawala lahat, etc. Kasi hindi naman nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan na ang pagnenegosyo hindi sugal. Hindi to sugal. Ang sugal is by chance. Hindi mo alam kung anong baraha ang pupunta sa'yo. Diba? Yun ang sugal. Dito sa negosyo, kaya mong mag-calculate, kaya mong mag-research, kaya mong tingnan kung ano yung mga kailangan mong gawin para mag-succeed. Merong mentor na pwede magturo sa'yo. Hindi to sugal. So para sa kanila, hindi nila naiintindihan. Sabi nila sugal. So ikaw, kukontrahin ka nila. Sabi nila, tigil mo na yan. Kasi parang ang sugal para sa kanila. Pag mayaman ka, may choice ka. May options ka.
So magpayaman ka. Yun yung tip number 2. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buong mundo, pero naapektuhan ng pera ang mga pinaka-importanteng bagay sa buhay natin. Tip number 3, putulin mo yung sumpa. Kasi ito yung reason kung bakit nagkakaroon din ng mga ganitong problema. Na nagdidemand yung magulang na dapat kami unahin. Ito yung sumpa na ginagawang investment yung mga anak. And sa totoo lang, ayaw na ayaw ko yun. And nalulungkot ako para sa mga anak na ganun yung na-experience nila. Ito yung isa sa mahirap na sabihin. Kaya nga sabi ko, ako na lang magsasabi para sa mga parents. Para sa akin na lang sila magalit. Kasi alam ko hindi nyo to kayang sabihin sa kanila. Kasi ano na lang sasabihin ng parents? Wala kang putang na loob! Pinalaki kita! Ako nagpalaki sa'yo! Ako nagpalaki sa'yo! Ako nagsulita para lang mapag-aral ka! Diba? Yung mga sumbat na ganun. And nakakalungkot kasi in the first place, bilang anak, nag-demand ba kami ng ganun? Ginusto ba namin yun? Pinili ba namin na ilabas nyo kami dito sa mundo? Kami ba ang may gawa? Bakit kami nandito? Kung hindi nyo kami inilabas in the first place, wala kayong isusumbat na ganun. Sa mga parents, I mean no disrespect. Pero kailangan nyo kasing maintindihan to. Kasi nagsasuffer yung mga bata. Hindi ako nagtitake sides. May mga fault din yung mga kabataan. May fault din kami. Hindi ito about kung sinong tama o kung sinong mali. Ito ay about para magkaintindihan tayo. Do you understand? Kasi ito yung hindi masabi ng mga anak. Nakakalungkot para sa kanila. Kaya ako na lang yung magsasabi. Hindi namin choice to. Kahit ano pang sumbat ang sabihin nyo. Hindi namin piniling ilabas nyo kami. So bakit kami nagkaroon ng utang na loob? Bakit naging obligasyon namin yung utang na loob? Kung hindi nyo kami nilabas in the first place, wala kami dito. Nagigets nyo ba yung pinupunto ko? Hindi ko to sinasabi sa inyo para isumbat or isisi sa inyo, pero huwag nyo susumbatan yung mga bata, huwag nyo susumbatan yung mga anak na ako nagpalaki. Obligasyon mo yun kasi nilabas mo sila. Ikaw yung pumili, kayong dalawa. Ang pumili, na ilabas mo sila. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Huwag kayo iiyak. Kayo ang nag-decide na ilabas nyo yan. Kayo ang nag-decide gumawa ng bata. Exempted yung mga rape victims, case-to-case scenario. Pero ikaw yung nag-decide eh. Para dun sa mga magulang dyan na, hindi, accident. Aksidente mo yung mukha mo. Aksidente, nagtabi kayo? Hindi aksidente yung pinili nyo yun. Kayo ang nag-decide na gumawa niyan. Kayo ang naglabas dyan. So huwag nyo silang uobligahin na magkaroon ng utang na loob sa inyo. So sa mga kabataan naman na nakikinig nito, para sa mga anak, hindi ko to sinasabi para isumbat nyo sa mga magulang nyo ha. Ako na nga yung nagsalita eh. Para marinig yung side nyo. So uulitin ko, hindi ko binabaliwala yung hardships ng mga magulang. Ako, mahal na mahal ko yung nanay at tatay ko. At utang ko pa rin sa kanila yung buhay ko. Hindi ibig sabihin na sinasabi ko to is hindi ko mahal yung magulang ko. Sinasabi ko lang yung side para maintindihan ng mga magulang. Yung side naman ng mga anak. Kasi puro side nyo na lang iniisip nyo eh. Alam ko naman na maganda yung intention nyo, pero wag na wag nyong isusumbat sa mga anak nyo. Responsibilidad nyo yun. Kasi nilabas nyo sila dito sa mundo. So, ikaw na susunod na henerasyon, sana wag mo nang gawin sa anak mo yun. Nakita mo nang mali eh. Di ba na ginawa kang investment ng magulang mo? O, inanak kita ha, nilabas kita, pinalaki kita, pinagtapos kita ng pag-aaral, so obligasyon mo ko. Balik mo sa akin lahat. Ganun ba talaga dapat? Sa tingin nyo, tama yun? Stop it. Get some help. Naglabas ka ng tao dito sa mundo na may nararamdaman katulad mo, may feelings, may pag-iisip katulad mo, nilabas mo siya dito sa mundo para pagsilbihan ka? No. Para sa inyong mga anak, sana sa'yo na matigil yung sumpa na yun. Lahat ng mga pagkakamali sa akin ng magulang ko, hindi ko gagawin sa anak ko. Ganun ka rin dapat. So sa'yo na dapat maputol yung sumpa. Yung sumpa ng kahirapan, yung sumpa na ginagawa mong investment yung mga anak mo, tao yan, nakakaramdam katulad mo, nasasaktan katulad mo. Kung ganito yung magulang mo, malabong magbago yan. Pero ang pinaka-choice mo, kung ikaw yung anak na tinutukoy ko na ganun yung magulang mo, magpayaman ka. Magpayaman ka para hindi mo na to iisipin. Kung hindi ka magpapayaman, anong options mo? I don't know. Itakwil sila? Iwan sila? Hindi, di ba? At the end of the day, magulang pa rin natin yan. So kung ganun yung way ng magulang mo, ang option mo talaga, magpayaman ka para hindi ka mahirapan. And ito yung isa sa mga masakit na narinig ko na stories. Merong mga anak na hindi sila makapag-asawa or hindi sila makapagpakasal dahil sa magulang nila. Kasi alam nilang kapos. Hindi sila makapagpakasal, hindi nila mabili yung mga bagay na gusto nila para sa sarili nila kasi yung magulang nila eh. Ano sasabihin ng ibang tao, wala akong utang na loob, masamang ugaling anak ako? Yung mga magulang na makakarinig nito, yung mga investor na magulang na makakarinig nito mula sa akin, ganun ang tingin sa akin. Sama ng ugali nitong bata na to, walang utang na loob sa magulang, wala akong pakialam.
Kasi kung may pakialam ako sa kung anong tingin ng ibang tao sa akin, hindi ako naging successful. Sa mga time na yon, kayong mga anak na nakaka-experience na ganun, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo in the future, tumatanda ka na, pero hindi ka makabit ako kasi nandyan, umaasa sa'yo, magulang mo, umaasa sa'yo, mga kapatid mo, kung breadwinner ka, kung panganay ka, relate ba? Sa mga nakaka-relate, ang choice mo magpayaman, yun ang bukod-tanging solusyon. Kasi kaya ka nag-aalala ng ganyan, kasi kulang eh, kulang. Yun ang problema mo. Yun ang pinakaugat ng problema mo. Eh kung mayaman ka, kung kumikita ka, let's say, 300,000 buwan-buwan, kalahating milyon buwan-buwan, ganun ka kayaman? Magiging problema mo pa ba yung pagsuporta sa magulang mo, pagsuporta sa mga kapatid mo? Di ba hindi na? Salip na magmukmuk ka dyan, magdrama ka, yun ang choice mo, binibigyan kita ng solusyon, magpayaman ka, alamin mo kung papaano. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!